Good morning. Ngayon na ay papunta na tayo sa ating Babuyan. Maagang maaga tayong pupunta kasi ngayon na nila kunin yung mga ating mga baboy. ng umaga, medyo madilim pa. Ngayon na nga nila kukunin yung mga alaga natin. At yan, tulog na tulog pa sila, mga province life. Ang gagawin natin ngayon ay magpapakain tayo ng kunti. 4 na kilo lang para sa kanilang lahat. Lahat-lahat na sila, mga province life. Kunting-kunti lang na pagkain kasi hindi kasi yan papakainin na lang bibili, mga province life, hanggang katayin na nila. Kaya bigyan lang natin ng lakas, mga province life. Kasi siyempre kukunin nila, mahirapan pag sobrang busog. Mahirapan din pag sobrang gutom, mga province life. Mas maganda yung meron silang kunting lakas na babaunin. At siyempre pag bibigyan din natin yan ng merienda mamaya na Madrid Agua. Naantok pa itong mga baboy natin. Ang aga pa naman, iwan kong kakain ba ito pag binigyan natin ng pagkain. At maya maya ay papakainin na natin. Yun o, napakatamad itong mga dambuhala natin, oh. Dik-dik! Ito naman ay relax na relax din, oh. Ngayon nga ay magpapakain muna tayo. At siguro mga alas 5:30 na ngayon. Siguro mga 6:30 hanggang 7 ay nandito na yung kukuha. Kukunin na nila itong mga alaga natin. Dik-dik-dik-dik! Napakasarap pa naman ang tulog nila at sana nga ay kumain. Papakainin lang muna natin, mga ka-province life. Habang kumakain sila ay kukuha lang tayo ng Madrid Agua maya maya at tatanggalin lang muna natin itong tubig dito para pag kinuha sila ng bibili at hindi papasok yan sa tubig at syempre hindi rin mababasa yung baboy at saka hindi rin mababasa yung kukuha, mga ka-province life. Kaya tatanggalin lang muna natin itong tubig habang kumakain. Yan, tinatamad talaga, mga province life, oh. Tinatamad silang kumain pag umaga. Okay lang yan. Basta kumain lang sila ng kunti. Kunting-kunti lang, okay na yun, mga province life. Lagi nating inuulit para may lakas lang silang bumiyahe. Tatanggalin ko lang muna itong tubig. Ito nga, bigyan na natin ng Madrid Agua. Dito na natin ilalagay sa paliguan kasi natanggalan natin yung tubig. Para siyempre malinis, mga province life. Dik-dik-dik! Tamad talaga yung isa, oh, kahit Madrid Agua. Hindi ayaw bumaangon. Dik-dik! Yung linis ng baboy na yan ay okay na yan, mga province life. Pag kinuha na nung itong mga baboy natin, okay na yan. Okay na yung linis na yan. Hindi naman masyadong madumi. May dumikit lang na rice hull. At okay na yan, magugustuhan na yan ng kukuha. Isa kasi madumi, minsan siyempre nakakahiya namang hawak-hawakan yan ng bibili, tapos medyo madumi yung baboy natin. Kaya ganyan lang muna yung gagawin natin. Hintay-hintay lang tayo, mga province life. Mag-aalas 6 na ng umaga. Maya-maya siguro ay nandito na yun sila. Kasi minsan, ang punta talaga nila dito ay 6:30, mga alas 7, ganun yung oras ng pagkuha nila. Palagi yan, mga province life, kapag kinukuha na yung mga baboy natin. Ganun talaga yung oras nila. Yun, nandito na ngayon kukuha, mga ka-province life. Sila pa rin yung suki natin palagi. Sila pa rin yung kumukuha dito. Dalawa lang kasi ang kumukuha ng baboy natin, yung sa kapitbahay namin at saka sila. Pero dito natin ibibigay, mga ka-province life. Malalaman lang yan kung kukunin ba nila lahat ngayong araw or ipapabukas nila, hahatiin lang nila. Malalaman lang yan pag pumunta tayo doon sa may-ari, tatanungin natin. Kasi sabi nitong kukuha, kukunin daw nila lahat, pero pupunta tayo sa may-ari mamaya pag kinuha natin yung bayad at doon natin malalaman kung ipapakuha niya ba lahat. Yun, kung nakikita nyo, ganyan lang yung paghuli, pinapalabas lang, tapos tatalian lang yan, mga province life.
Pero hindi ko na pinakita mga karaming type tulad ng ginagawa natin dati, hindi ko na pinakita na tinatalian yung mga ano natin, yung mga baboy natin kasi nakaawa at umiiyak. Hindi na natin nilapitan mga province life, hindi ko na nilapitan. Dito na lang ako sa baboy natin at hinayaan ko na lang silang sila na yung magano sa mga baboy natin. Yun at kinuha na nga yung mga baboy natin at apat yung kinuha at saka ang sabi babalikan na lang daw bukas at hindi nila makuha agad kasi siyempre kailangan pa nilang kumuha din sa mga ibang suki. Ganun talaga dito mga province life, maliit lang yung bayan namin. Ang importante ay meron tayong suki na palaging kumukuha ng mga baboy natin. At susunod nito ay aalamin natin kung ilan nga ba yung pinakamabigat mga province life, pinakamabigat na baboy natin. Ipapakita ko muna yung pinakamabigat sa mga baboy natin bago natin alamin kung ilang kilo. Ito nga pala yung pinakamabigat sa kanila mga province life. Kitang kita naman sa katawan niya itong mayroong kunting itim-itim. Kahit noon pa man siya na yung nakitaan ko na pinakamalaki talaga at sumunod itong isa na kaparehas-kaparehas niya rin yung kung baga magkakaparehas lang sila mga province life. Magkakadikit lang yung timbang nila, walang pinagkalayo talaga yung kilo nila. Ngayon naman ay aalamin na natin kung ilang kilo nga ba yung pinakamabigat natin. Yun nga, isa na nga lang yung nandito, bukas daw nila babalikan. Itututal na lang natin sa susunod na video natin. Yun nga, 98 kilos yung pinakamabigat natin mga province life. Ang sumunod ay 97. Saka na lang natin itututal lahat. Inuna nilang kinuha si, si yung mas maliit, yung batik kesa dyan, kasi hindi magkasya. Isusunod na lang nila itong kukunin itong apat. Yung mas maliit natin ay mas sobrang liit kasi yung isa, mas malalaki itong mga nandito, so okay na okay pa, humabol pa. At natitiyak natin ito siya mga province life ay nasa 95 plus din ito. Iniwan nila kasi yun nga, hindi kasi sasakyan. Halatang nai-stress siya mga province life, nalulungkot siya kasi siya lang mag-isa. Kasi syempre nang-iyakan na naman yung mga kasama niya nung kinuha sila. Okay na yung 98 mga province life, apat na buwan pa naman nating inalagaan. Dahil nga, yun masasabi natin hindi maganda yung nakuha nating baboy. Pero sabi ng kumuha ng baboy natin, napakaganda daw ng pag-aalaga natin dahil nakita nila yung apat na the best. Pero hindi ko na lang sinabi na magkakapatid ito sila na napag-iwanan tong tatlo. Yun lang, hindi sila magkakaparehas na lumaki. Kasi hindi talaga maganda yung baboy natin. Nakita nyo naman mula nung biik. At pangalawang kuha ko na sa kanila ng baboy mga province life sa pinagkunan ko nito. At gusto kong subukan talaga kasi napakaganda ng mga inahin nila, mga barako nila. Pero wala talaga. Pangalawa, hindi na tayo uulit mga province life na kukumuha pa doon ulit. Last na ito na pagkuha natin doon. Kahit sabihin natin mga magaganda yung sila kasi yung pinakamagaganda na breed dito pero sa pag-aalaga nilang ng biik hindi maganda siguro mga province life. Kaya hindi tuloy-tuloy yung paglaki ng biik kasi sa pag-aalaga pa lang nila mula panganak hanggang kunin na natin ay halatang ganun, maliliit talaga. Maliliit. At saka sa ibang pinagkukunan ko mga province life yung payat hindi nila binibinta. Pero doon kasi binintahan tayo ng payat. At kinuha pa rin natin dahil kakilala natin. Pero syempre hindi na tayo ulit mga province life. Pero okay na okay daw yung pag-aalaga natin sa liit ba naman ng mga kasamahan nila. Pero napalaki natin yung iba. Ibig sabihin maganda na sana yung pag-aalaga natin. Imaginin natin mga province life na magkakapareho sila ng laki sana. Napaganda sana yon. Yan, shoutout muna tayo. Shoutout na pala kay Juliet Omega, nag-chat siya sa atin sa Facebook natin, Messenger natin, nagpapa-shoutout. Juliet Omega ng Ormoc City. Shoutout din kay Babes Makaoba. Sa next vlog natin pa shoutout. Shoutout sa'yo, Babes Makaoba, shoutout. Shoutout din kay Lister Villanueva. Mukhang bagong ka-province trip natin to or silent viewers lang, shoutout. Lister Villanueva.
Yun nga, maraming maraming salamat mga Province Life at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga Province Life dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout at sa mga OFW na laging nandyan at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming maraming salamat sa inyo mga Province Life.